Ang huling walong espiritu katulog sa paglikha. Ikasampung kabanata. Inisip ng Diyos na muling lumalang ng iba pang kakatulungin at sa ilang sandali pa'y nagsalita uli ng ganito, Lo, inom! At nang ito'y binigkas, may biglang mga butil ng pawis naman na lumitaw sa bandang kaliwang noo ng Diyos. At nang ito'y haplusin ng kanyang kaliwang hinlalatong daliri, ang mga butil ng pawis ay tumalsik at ang mga ito ay naging walong espiritu na gaya din ng kanyang kaanyuan. Ang lima sa walong ito ay siyang lumapit at bumati kay Kristo noong siya ay nakabayubay sa krus ng ikatlo ng hapon na araw ng Biyernes Santo. Kung kaya biglang lumindol, kumitlat at nagdilim at di nakita-kita sa tuloktok ng Kalbaryo, hiniling ng limang ito na sila'y binyagan ni Kristo, ngunit hindi nangyari, sapagkat pinanawan ng hininga ang dakilang mananako at tagapagligtas ng sanlibutan, kaya hindi sila nabinyagan at tinaglay rin nila ang kanilang dating mga pangalan na Istab, Inatab, Isnatab, Tartaraw, at Sarapaw. Ang tatlo sa huling patak ng pawis ay itinago nitong Diyos Infinito sa kabanaginto upang lubusin itong kapangyarihan ng kikilalaning Santisima Trinidad na siyang bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan sa paglikha at paggawa ng lahat ng bagay na dapat likhain at gawin. At yan ang kasaysayan ng limang espiritu na hindi binyagan. Dumako naman tayo dito sa ang paglikha ng Diyos sa Santisima Trinidad. Iyan ang sinabi ng Infinito Diyos ng kanyang likhain ang Santisima Trinidad mula sa butil ng kanyang pawis. Abraham, ibig ko, sae, eternam, ego sum alto, puderium super omnise, ako ang kataas-taasan, itarap, magpahintulot, ornam, sa kahit kanino, oktam, jabreo katim, anak kong babae, sa kaliwang balikat, ko mananaw. Eternam, sexternum shatim, sa 101 ay doon ko ipapalong. Itarap, hiktitwa kritim, 12 bituin, ang tataglaying kapangyarihan. Ornam, hikpititor natim, sasambahin siya ng kalahat-lahatang mga anghelis. Oktav, huwek setyarim, sa ulo niya ipuputong ang korona at 12 bituin. Ameruam et kumbenit et iyub beatinit et cum coelis. Ako ay gagawa ng isang bulaklak. Dermuam oxelis benitis sum samona tiorsof miak et salutis celis. Bulaklak ay sisimulan ng isang babaeng matititigan at nakakasilaw. Arkoham elik mitro lumarat daum, ganoko infinitatem et tuo. Narito ang sentro, anak ko, na kapangyarihan mo. Kum suwa metim podre indusum futham gatpae gatsalya miyamamit. May tatlo ka pang kapatid na mababa sa iyo ang kapangyarihan. Et pidem potestatem dei sa ufte saptum elenon. Der subit kao sante vivat malum eyes minise meka. Hindi mananaig sa iyo ang tukso
Mitam, turbate, truatekum. Ang tao at ang mababangis na hayo ay mga ngayupapa sa iyo. At iyan naman ang kasaysayan sa mga espiritu na katuwang ng Diyos sa paglikha. Ngayon ay ibibigay ko sa inyo ang mga puder at panalangin. Narito ang puder ng Birhen. Rex mitim saluktim infinitatem Mantiam et subducadium Coel lorum Bram pencio Saem abacam et emerentiana mitam Curios numerat daum Triste o eoc nos eli Esio os abrei Memento est Quod ehi ahami Iova sancte ego sum. At narito naman ang pakahulugan ng 12 bituin na nasa korona ng Birhen. Masyanto, Proctus Deus, Molinan niya to. Pririle, Mimerim, Pindim, Mortem, Perguim, Morim, Pinquam, Morcam, Pinowim, Morswa, Panimi, Moram, Probobos moru, pronobis morwa. Prelitum meorwa, preseritum meguba, predig. Wika ng Diyos, ang aking pangalan sa mata at balaban ay may tapak. Napawang ka na unahan sa lahat at ikaw lamang anak ko ang siyang magigingan. At ako'y may isang pangalan, diyan na ikaw lamang, anak ko, ang siyang makakaalam. At ang lahat ng susi sa kalangitan ay kapangyarihan mo ang matatangan. At ang halamang ito ay abutin mo at alagaan. At kung iyan ay lumaki, ay siyang gagawing krus na kamatayan ng anak mong mananaaw sa lupa. Natutubos sa sala ng sanlibutan. Subalit ang pagka-Diyos niya ay hindi mamatay at siya rin ay buhay. At binalingan naman ng Diyos si Luzbel at ang sabi, at ikaw naman, Luzbel, ang anak kong ito'y iyong kilalani. Ang iya anak niya'y iyong pintuhanin. Sundin mo siya ay iyong sasambahin at ang ngalan niya'y huwag hahamakin. Umalis ang Impinito Diyos at nagbalik na muli sa dating kinalalagyan. Ang huling tatlong espiritu ay siyang naging tatlong personas at sila ang binigyan ng Diyos ng buong kapangyarihan sa paglikha at paggawa ng lahat ng bagay na dapat likhain at gawain. Sa mata ng bawat isa ay nakasulat ang isang titik M na ang ibig sabihin magugap, mariago, mago. Ang kanilang katutubong pangalan ay Kuweyam Batik, Kuweyam Pikik at Kuweyam Tinik. At ang kanilang pangalan sa pagka-Diyos ay Abidator, Abitimid at Abitilyo. At nangusap ang Infinito Diyos, Av, Makulum, et in pobles abaka, inipulbay sa pruet, hikahok ikha, ok labor, ok amator, ok bator, mator suwerator. Kayong tatlo ay ako rin at ako. At ang tumawag sa inyo ay tumawag din sa akin.
Kayong tatlo ang gagawa ng mga bagay na hindi ko pa ginagawa. At kung ako'y inyong kasama, ang lahat ng bagay ay magagawa ninyo. At wala kayong bagay na magagawa kung hindi sa kalooban ko. Bago umalis ang Infinito Diyos sa tatlo, ang piling ay ganito. Ako at ako rin ang inyong tatawagin sa anumang inyong gagawin. At ang sinumang hindi magdaan sa anak kong birhen ay hindi rin magdaraan sa akin. Ang sabi ng Atardar bago umalis. Sa susunod, ang tatalakay natin ay ang kahuli-hulihang kabanata dito sa Lihim ng Atardar. Ang tusong si Luzbel.